sabi nga ng iba, hindi lahat ng pregnancy ay tagumpay na nailalabas hanggang sa mabuhay si baby. Maraming paraan at iba pang bagay ang nagiging salik para hindi matuloy ang pagbubuntis. Ano nga ba ang mga paraan at pagkaing dahilan para hindi matuloy ang pagbubuntis? Paano ito maiiwasan? Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ito na ang mga pagkain at paraan para di matuloy ang pagbubuntis na dapat iwasan. Number 1, pate at soft cheese, cold cuts at salmon. Itinuturing na mapanganib na bakterya ang listeria. Ayon sa mga pag-aaral, matatagpuan ang listeria sa mga cold deli meats at smoked salmon. Listeria raw ang nagdudulot ng impeksyon na listeriosis. Nagiging sanhi rin ito ng meningitis, labis na pananakit ng ulo at panginginig ng katawan. Number 2, ampalaya. Kilala ang ampalaya bilang gulay na masustansya at puno ng nutrients. Mayroon kasi itong taglay na zinc, magnesium, potassium, iron at vitamin B. Kaya nga naman aakalain mo rin na hindi ito bawal sa buntis. Ang problema daw ay maaaring maging sanhi ito ng uterine contractions at nakakapagpadugo. Mayroon kasi itong vicin na sumisira sa red blood cells. Kaya naman nagkakaroon ng anemia. Number 3, pagkaing nakakapagpainit ng katawan. Ang mga prutas na tulad ng papaya, pinya, peaches at luya ay nakakapagpainit ng katawan ng tao. Ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng uterine contractions. Kapag hindi raw naagapan ay maaaring hindi matuloy ang pagbubuntis. Ang mga pagkain daw kasing nakakapagpainit ng katawan ay maaaring makasama sa panunaw o digestion. Number 4, hilaw o hindi masyadong naluto na itlog. Prone sa pamamahay ng salmonella ang hilaw na itlog. Ang salmonella ay nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng food poisoning, diarrhea, abdominal pain, lagnat at nausea na maaaring maging dahilan para hindi matuloy ang pagbubuntis. Paalala lang din na ang hilaw na itlog ay maaaring ring matagpuan sa mga pagkain tulad ng hollandaise sauce, mayonnaise at Caesar salad dressing. Number 5, hilaw na vegetable sprouts tulad ng toge, radish, alfalfa at iba pa. Ang toge at alfalfa, halimbawa, ay may taglay na E. coli na maaaring mapunta sa salmonella poisoning. Mahina kasi ang immune system ng mga nagbubuntis, kaya't mas bukas sa mga impeksyon at komplikasyon. Ang ganitong pangyayari ay maaaring magdala ng panganib sa kanya at maging dahilan din para hindi matuloy ang pagbubuntis. Number 6, processes na junk food o chichirya. Kahit naman hindi buntis, maraming pag-aaral na ang nagsasabing mapanganib ang processed foods gaya ng junk foods o chichirya. Ayon kasi sa siyensya, mayroon itong mataas na level ng trans fat at hydrogenated fats na sadyang masama para sa nagbubuntis. Kasama na rin daw dito ang mga fast food variants. Mahalagang iwasan daw ng nagbubuntis ang pagkaing mataas ang salt at fat contents kung ayaw niyang malaglag ang baby. Number 7, sesame seeds. Sinasabing delikado, lalo na kapag hinalo ang sesame seeds sa honey, ayon sa mga medical experts. Mataas ang posibilidad ng spontaneous abortion at miscarriage kapag kumain ng maraming sesame seeds na nakakapagpainit at nakakapagpasakit ng tiyan at abdomen. Number 8, hilaw o hindi lutong isda tulad ng sushi at shellfish. Mga hilaw na isda, lalo na shellfish at alimango, ay maaaring maging sanhi ng impeksyon. Ang hilaw na pagkain ay maaaring pamahayan ng bakterya tulad ng listeria. Bagamat ang alimango ay mayaman sa calcium na kailangan ng buntis, mataas din ang cholesterol nito na sanhi ng shrinkage o pagliit ng uterus at pagdurugo at pagkalaglag kapag hindi naagapan. Number 9, katas ng aloe vera. Madaming mabuting benepisyo ang halamang gamot na ito. Kadalasan pa nga ang ginagamit ito para sa skincare ng tao. Para sa pregnant women, isa itong dahilan para hindi matuloy ang pagbubuntis. Mayroon kasi itong taglay na laxative kung tawagin ay anthraquinones. Pinagmumulan din daw ito ng rason kung bakit maaaring magkaroon ng uterine contractions at pelvic bleeding ang isang tao. Wala naman daw problema kung gagamitin ng katas ito sa balat para gamutin ang sugat, tigyawat at rashes, dahil sa labas lang ito at hindi papasok sa sistema. Pag-inom o pagkain ito ay makakasama para sa pregnant women. Number 10, caffeine. Ayon sa pag-aaral, hindi naman daw totally bawal ang pag-inom ng kape sa panahon ng pagbubuntis. Kinakailangan lang daw na mayroong moderasyon pagdating dito. Kung kaya naman, hangga't maaari ay mas mabuting tigilan na ang pag-inom nito. Ang pagkakaroon daw kasi ng increased level ng caffeine sa pagbubuntis ay maaaring mauwi sa para hindi matuloy ang pagbubuntis. Bukod dito, maaari ring magkaroon ng underweight na sanggol. Bukod sa kape, ang caffeine rin daw ay present sa ibang inumin katulad ng saa,
chocolate at iba pang energy drinks. Number 11, alcohol. Tulad ng nabanggit, importanteng umiiwas sa kahit anong bisyo kapag buntis. Ang pag-inom daw kasi ng alcohol habang nagbubuntis ay maaaring makaapekto sa brain development ng isang sanggol. Ito rin ay nagpapataas ng tsansa ng miscarriage at stillbirth sa buntis. Kung makakaiwas naman sa mga pagkain ito, bakit ba hindi? Kaysa malagay sa panganib ang sariling kalusugan at ang kaligtasan ng sanggol na dinadala. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!